Let's go. Dialogue 1. The Cook family has arrived at Ninoy Aquino International Airport in Manila. It's 7:30 in the evening. A friendly customs official approaches them. Magandang gabi po sa inyo. Kumusta kayo? Si Ginoong Santos ako. Anong pangalan ninyo? Mabuti naman. Salamat. Bill Cook ang pangalan ko. Mabuti rin naman. Maraming salamat. Luis Cook ang pangalan ko. Mabuti po naman. Salamat po. Roy Cook po ang pangalan ko. Kinagagalak ko kayong makilala. Okay. Pronunciation exercise. Anong pangalan mo? What is your name? Alright, it's not staying on top. Now, here's unit 1. Did you notice how the official asked Bill Cook for his name? There are different ways in which people may ask your name. Listen and try to repeat what you hear as closely as you can. Magandang umaga po. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Joe Bullman. Sino ka? Si Phil ako. Sino po kayo? Si Ginoong John Smith ako. Sino po kayo? Si Margaret Yu ako. Sino po ako? Exercise 1. Listening. Si Mary Smith ako. Si Letty Zapanta ako. Si Dr. Rivera kayo. Si Ramon Tenyoso siya. Pilipino kami. Estudyante tayo. Amerikano sila. Pronunciation guide. Hello, goodbye. Listen to the different ways of saying hello and goodbye and try to repeat each sentence. Kumusta? Mabuti naman. Paalam na. Kumusta ka? Mabuti naman. Hanggang sa muli. Okay. Kumusta kayo? Mabuti po naman. O sige ha. Kumusta po kayo? Mabuti po naman. Dialogue 2. Alright. Jobert meets the Cook family at the airport. Dialogue 2. Jobert, kumusta kayo? Mabuti po naman. At kayo? Mabuti naman. Kumusta kayo? Ginang Cook? Mabuti naman. Kumusta ka, Roy? Mabuti rin naman. Mabuti rin naman. Okay. Let me add some more vocab. So we have at kayo and you. Ginang, Miss, and Rin. This one. Yeah, we already have it. So, let's see. Are we on? I think I'm on lesson 2 already, yeah. Okay, so let's see if I can understand this one. So this is track 2, track 3. Now, here's unit 1. Okay. Unit 2. Dialogue 1. The Cook family arrive at their hotel. They'll be staying here for 5 days before moving on to the Abiva home in White Plains. May kwarto ba kayo? Mayroon po. Ibig po ba ninyo ng pang-isahan o pandalawahan para sa anak ko si Roy? Magkakano ba ang mga kwarto? Ang pandalawahan po ay 900 pesos isang gabi. At ang pang-isahan ay 750 pesos isang gabi.
Pwede na po ba para sa inyo? Sara inyo? Oo. Mabuti. Mabuti. Salamat. Saan ako pipirma? Ako pipirma? Dito lang dito po, lang sa ibaba, po si, sir. Sa ibaba, sir. Exercise 2. Listening exercise. Okay, so, may kwarto ba kayo? Huh? No, that's... I don't think that's right, wait. Double, okay. Pang dalawahan, yeah. But may kwarto ba kayo? I think that's... Do you have any rooms? Mayroon? Yeah, we have that. Ibig po ba ninyo ng pang dalawan? Okay, at... Okay. Huh. Oh, well. So I'll do that one a little bit later. So what do we have here? I have... Turist ako. Listen to the following sentences. Okay. So that's just listening. Oh, I see. Okay, look at the pictures. Can you decide? Oh, here we are. Look at the pictures. Can you decide whether the correct word is ka or kayo? I'm gonna say... kayo? Okay. And my pen is turned off. I'm gonna turn it back on. How do you work this thing? Okay. So this is Kayo. Father to son. Kayo. Husband to wife. Ka. How would you say hello to the following people? Exercise 5. Wait a second, where is this? No. Exercise 5. No. Ah, yes. How would you say hello to the following people? Your mother. Kumusta kayo? What is the po? I forgot what the po is. Kumusta ka? Kumusta kayo? Kumusta po kayo? I feel like it's probably more formal. So we're gonna say I kumusta ko kayo? Lokomer. And doctor, yeah, okay, close friend, kumusta, taxi driver, kumusta kayo, kumusta po kayo, hey, your mother, I'm not sure, doctor, Wait. Oh, yeah, there we go. Young shop assistant. Alright. And that's it for this session.